Para sa mga protein lover dyan, lalong-lalo na sa mga nag-gym, nag-workout na kailangan ng protein everyday, ito suggestion ko, mag-dice lang ako ng chicken breast. Kasi nakakaumay na yung walang lasa eh. So lagyan lang natin ng konting paminta, konting asin, konting toyo, at syempre para walang umay, konting oyster sauce. Konti lang, sakto lang. Tapos lagyan natin ng cornstarch. Tapos imekos-mekos na natin yan. Haluhaluin lang natin yan hanggang sa mag-combine na yung mga nilagay nating pampalasa dyan sa ating chicken breast. Ayan. So kailangan lahat sila ma-coat ng ating nilagay na pampalasa. Sige lang, imekos-mekos mo lang hanggang sa matapos. Pagkatapos niyan ay siyempre set aside natin yan for a while. Magpainit na tayo ng kumukulong mantika sa ating kawali. Ayan. So bawang, actually dapat buo yan, pero medyo biniyak-biyak ko para naman lumabas ng konti yung lasa. Okay, so ayan, imekos-mekos lang natin yan sa coconut oil. Kung wala kayong coconut oil, pwede naman ng olive oil. Ayan. So haluhaluin lang natin yung mga pirasong bawang na yan. Maya-maya, ilalagay na rin natin dyan yung chicken breast na dinice natin. Ayun, nailagay na pala. At, syempre, mekos-mekos ulit hanggang sa medyo matanggal na yung pamumula ng ating chicken breast. So, yung chicken breast ay very good source of protein. Okay, ito actually yung chicken breast ko na to, magkahiwalay na yan eh, dalawang servings na yan eh. Kaya lang pinagsama ko na yung dalawang servings kasi parang ang konti naman kung iluluto ko yung isang serving lang. So sayang naman sa sayang naman sa effort. So pinumbayin ko na lang. So susukatin ko na lang yan mamaya para sa protein requirement ko for a day. Ayan, so kapag na mekos-mekos na natin, medyo ayus-ayusin, tapos takpan natin yan. Iiwan natin yan ng mga 15 years. So after 15 years, pwede na yan, luto na yan, okay na yan, malasa na po yan. Pero may kulang pa, meron pa ako idadagdag dyan. So syempre, halo-halo lang muna ng konti para mag-combine, mag-well combine yung mga ingredients. Okay, tanggalin natin yung towel, medyo eyesore sa video presentation. Okay po, so eto na, nagmekos-mekos ulit tayo ng chicken breast. Ayan, itinatabi ko na, ibig sabihin, palagay na po yung paborito kong mushroom. Mushroom, yung mga buo po, hindi yung bits and pieces. Kasi mas masarap kainin yung buo dahil hindi ka mabibitin kaysa sa bits and pieces. Magamit lang ako ng mga nakaslice na sa ibang ulam na iniluluto. Pero ito, bagay kasi dito yung buong mushroom. Okay, so mas malasa ang mushroom pag inigisa. Kaya okay yan. Sige lang nang sige lang sa paggisa hanggang sa maging okay na yan. Okay, gisa lang natin yung mga 30 seconds, 1 minute, pwede na yan. So after magisa na yan, pwede na natin i-combine yung mushroom tsaka yung chicken breast. Ayan, so halo-halo na sila dyan, labo-labo na sila dyan. Okay, sige, halo lang ng halo hanggang sa medyo matuyot ng konti yung sabaw na extract sa sa chicken breast. Okay, pagkatapos natin yung halu-haluin, meron pa tayong ilalagay dyan. Isa rin yun sa paborito ko, tsaka isang source of protein din. Ayan, siguro alam na alam nyo na yan kung ano yan. Okay, that's bell pepper. Okay, so bell pepper, napakabango nito sa lutuin. Ang lakas makagutom ng amoy nito eh. Masarap din yan. Okay, so ginigisa-gisa lang din. Minekos-mekos natin yung bell pepper ng konti. Actually, luto na yan eh. Luto na yan. Pwedeng-pwede na yan. Pero sige lang, sa paghalo, combine lang natin lahat ng pampalasang yan. Napakasarap na itong pagkain na to. Hindi nakakasawa. Talagang walang umay. Kasi sa totoo lang, hindi naman bago sa akin yung pagkain ng chicken breast. Kasi dati talaga, ang chicken breast ko, salt and pepper lang eh. Ganun ka-strict yung diet ko noon. Pero
syempre, marami tayo na di-discover, no? So, pwede pala, pwede naman palang haluan ng mga ganito. Pero syempre, as much as possible, medyo iiwasan natin yung mga hindi healthy, no? Yung hindi healthy na hinahalo. Ayan, so, pwede na yan. Takpan lang natin sandali, mga 1 year. After 1 year, pwedeng-pwede na yan kainin. At pagkatapos ng 1 year, ayan na po. Talaga naman, ang amoy niyan, talagang mapapakanin ka eh. Talagang tataob ang kaldero ng kanin mo eh. Kaya lang, syempre, since medyo nagka-calorie deficit tayo, may iwas-iwas muna tayo sa kanin, no? Meron akong ipa-partner dyan mamaya. Iba yung partner niya. Ayos na yan, mga tol. Ayan. Meron na tayong chicken breast with mushroom and bell pepper. Diba? Kakagutom. Kaya lang, syempre, hindi kanin ang ipa-partner ko dyan. Maya, makikita natin. So, ito na, sinusukat ko na yung aking protein requirement for a day. Syempre, importante yung sinusukat natin. Pwede rin naman ating tansya-tansya lang, kutob-kutob lang. Pwede naman yun. Pero ako, mas gusto ko medyo accurate eh. Kaya, measure-measure din. Meron naman tayong time mag-measure. Yeah. So, kinukuha ko muna yung mga chicken breast. Chicken breast lang. Tapos, tinitignan ko kung ito na ba yung requirement ko. So, pag okay na yan, pag na-hit ko na yung kailangan kong protein dyan, saka ako dadagdagan ng mga gulay katulad ng mushroom tsaka yung bell pepper. Yan. Yan. So, ang sarap i-partner ng mga yan. Talaga naman. Try nyo to kasi syempre may mga may umay factor tayo minsan kapag puro chicken breast lang ng chicken breast. So, medyo kulayan lang natin ng konti yung chicken breast. Healthy rin naman yan eh, mushroom at saka yung bell pepper. Bell pepper, may protein din yan eh. So, sige lang, lagay lang tayo. Okay, so in my case, actually, kailangan ko ng 170 grams of protein for a day. So, okay na yan. Ito ang partner niyan. Kamote. Milagang kamote. At ito na nga, hindi na ako nakatiis. Kinain ko na.